Samantala, tatlong energy drink brands naman ngayon ang isa sa ilalim sa pagsusuri ng Bureau of Food and Drugs para malaman kung may halo itong sangkap na ilegal na droga. Ayon kay BFA Director Leticia Gutierrez, ang mga ito ay ang Extra Joss, Cobra at Scorpion. Nauna nang nagnegatibo sa drogang cocaine sa testing ng BFAD ang Sting, ayon Power Gold, Bacchus, Lipovitan at Red Bull Supreme na galing Thailand. Pero kahit pamarami na sa mga energy drink ang naideklarang ligtas sa cocaine, sinabi ni Gutierrez na kailangan pa rin nilang makasiguro para hindi malagay sa alanganin ang kaligtasan ng publiko. Sinabi naman ng Philippine Association of Supermarkets na ipinauubay na nila sa mga may-ari ng supermarket kung magbebenta pa rin ang mga ito ng energy drinks. Para makaiwas sa sakit na dengue, iwasang magsuot daw ng kulay na dark blue o itim. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, naaakit kasi ang mga langok na may dengue sa itim, kaya mas malamang nalapitan ang mga tao o lugar na madilimang kulay. Pero sakaling hindi naman daw maiwasan ang pagsusot ng ganitong mga kulay, ay mag-ingat na lamang. Pero pinakamainam pa rin umarang solusyon sa lahat ang paglilinis ng kapaligiran para wala nang pamumugaran pa ang mga lamok na nagdadala ng dengue. Iginiit ni House Speaker Prospero Nograles na mas importanteng pag-usapan ang term extension sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP kaysa ang usapin sa charter change. Kanina, isinagawa ang bicameral conference na dinaluhan ng ilang kongresista at mga senador. Target ng BICAM na may paso na ang 5-year extension ng CARP program, may layunin na palakihin pa ang bilang ng mga mabebenepisyuhan nito na popondohan ng halos 140 bilyong piso. Umaasa naman daw sina Agrarian Reform Committee Chair Senator Gregorio Hunasan at Congressman Edsel Agman na lulusot ang usapin ng walang aberya. Apat na bangkay na ng mga sakay ng bumagsak na Air France Flight 447 sa karagtang Atlantiko ang na-recover ng Brazilian authorities. Bukod yan, nakita na rin ang isang bahagi ng buntot ng naturang jet. Kaya naman posibleng mapadali rin daw ang paghahanap sa black box na magsisilbing susi upang malaman kung ano talagang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Para lalo pang mapabilis ang paghahanap sa iba pang mga bangkay, pati na sa black box, magpapadala ang U.S. Navy ng mga kagamitan na may kakayahang makakuha ng signal mula sa isang bagay kahit pa nasa kailaliman ito ng karagatan. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalala. Express Balita. Itinuturing na ring napakalaking pasanin ng mga magsasaka ang mga rebelding New People's Army. Ang detalye sa Express Balita ni Merwin Lianza. Isa sa mga naapektuhan sa mga panggugulo ng New People's Army ay ang mga maliliit na magsasaka sa mga liblib na lugar. Maging ang mga ito kasi ay hindi umano nakakaligtas sa revolutionary tax. Maliban pa sa ibang napapagkamalang impormante ng militar na nililitis sa kanilang kangaroo court. Instead na itong pera po ng mga magsasaka natin, ay maibili nila ng pagkain para sa mga anak nila or para sa edukasyon ng mga anak nila ay napupunta dun sa New People's Army. Nababahala na ang gobyerno sa paglala ng paghahasik ng karahasan ng rebelding komunistang grupong New People's Army. Ito sa kabila ng pagbaba ng bilang ng NP mula 2006 hanggang unang quarter ng taong ito. Sa talaang kasi ng AFP mula 7,000, tinatayang nasa 4,000 na lang ang miyembro ng NPA. Malaki na rin yung nagawa natin o yung ating progress when it comes to lowering itong insurgency to an insignificant level. Kumpiyansa naman ng AFP na maaabot nila ang target nito sa 2010 laban sa insurgency. Kayang-kaya po natin yan. However, gusto naming i-emphasize na hindi lamang ito military solution. Kailangan po natin ng tulong ng mga taong bayan, kailangan natin ng tulong ng mga lokal na executives, local executives, pati na rin yung mga non-government organizations. Ako si Merwin Lianza, nagbabalita, Express.
Pinapatawag na ng binuong three-man fact-finding investigating body ng Department of National Defense si whistleblower Lieutenant Senior Grade Nancy Gadian para sa umano'y pagbulsa ng ilang matataas na opisyal ng AFP sa 46 million pesos na pondo ng 2007 RP U.S. Balikatan Funds. Formal na ring inimbitahan si Gadian para patunayan ang mga naturang aligasyon. Pero kahit hindi lumitaw si Gadian, ay itutuloy pa rin ang investigasyon. Samantala, hindi na nakatiis pa si Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri sa patuloy na pambibira ni MMDA Chair Bayani Fernando na traidor umuna ito at patuloy na humaharang sa kanya sa pagkakapili ng bilang standard bearer ng Lakas Party. Kung meron man daw traidor at walang isang salita ay ito'y walang iba kundi si Fernando. Ipinunto nito ang nangyari noong October 10, 2007 nang hingan ng pabor ng senador ang MMDA chair na bahagyang iantala ang pag-demolish sa ilang kabayan sa Quezon City, bunsod na rin ang pag-apila ng mga ito. Umuo daw ang MMDA chair subalit matapos ng ilang araw ay natuloy din ang walang habas na demolisyon nito. Banat tuloy nito at ito ba ang presidentiable na wala daw puso sa mahihirap at walang isang salita? Payo naman ito sa MMDA chair ay manahimik na lamang at mag-ikot sa mga miyembro ng Lakas. Mahigit sa 100,000 kabahayan ang inaasahang makikinabang sa mga kauna-unahang malakihang water membrane filtration plant na pangangasiwaan ng Maynila sa Muntinlupa City. Sa loob lamang ng isang araw, 100,000 litro ng tubig ang kayang i-produce ng naturang planta. Hindi rin magastos ang maintenance pati na ang energy requirements nito. Layunin ng nasabing planta na maipabot ang malinis na inuming tubig sa mas maraming mamamayan sa abot kayang halaga. Bilang pagbibigay halaga sa kapakanan ng mga batang Pinoy, matagumpay na naidaos kamakailan ang Larolympics sa New Lucena, Iloilo City na isa sa mga hinirang ng Anak TV bilang isa sa mga most child-friendly municipalities sa bansa. Layunin itong muling maipakilala sa mga batang Pilipino ang mga larong Pinoy tulad ng patintero, piko at tumbang preso. Nakiisa din ang Choco Quick, My Quiz at Columbia's Candies sa nasabing palaro na nilawakan ng mga batang edad 7 hanggang 14 na taong gulang. Di napigilan ng ulan ang pagtatapos ng Laro Olympics sa naturang lugar. At yan po ang mga pinakahuling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at nagbabalik bungas alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.